dito kami sa bar na Bulgaria. Yan, papunta na kami, papasok na kami sa dockyard. So from here, from the anchorage, it's about 1 mile. At everyday guys, do-document natin kung ano yung mga activities na mangyayari sa dry dock. May iba tayo, ito palang pupa natin ngayon ay minamando sa isang lady second officer natin sa barko namin. At yan ang patunay guys, ang trabahong pagbabarko ay hindi lang panglalaki guys, at kayang-kaya ng mga babae. At proven yan sa dalawang babae natin na kasama natin dito sa barko guys. So kayang-kaya ng mga babae ang pagbabarko guys. Yan ang sila ang living proof na kayang-kaya. Girl power. Schedule 22 days sa dry dock. Ito, condition na yung mga kuha natin, commandos natin. Ayan. Ayan. Please subscribe. YoYoY Marino. Please subscribe. Please subscribe. Click guys. YoYoY Marino. Click TV. Click below. Subscribe. Ayan. May isa si Pusing natin nandun. Boss, kumusta ang gusto mo, boss? Ayan. Okay guys, dito kami noon. Shout out! Shout out! Pauwi na kami! Last year! Last year, sa mga 20 days na lang! Uwi na lang! Wala, may 22 days pa tayo. Mga fans si Mamsen! Guys, ready na. Ready na. Shout out, shout out, shout out. Shout out sa mga taga Cebu diyan. Shout out to Leo. Shout out sa taga Bacolod, especially sa Bago City pala. Barangay Mao, Bago City. Yes. Good. Dito na first time experience ni Kadet na mag-run dry dock. And guys, dito na tayo. Guys, ha? Hello. Ready na. Yes. Ready na kami. Full force. Isa lang naman na. Yan ang pahinga. Guys, ready na. Nakadikit na kami at samahan nyo kami sa 22 days na dry dock schedule. 22 days duration. Guys! Minimum 22 days. 22 days. Day after day. Day after day. Shout out! Shout out. Yoy Marino Vlog. Subscribe. Yoy Marina. Marino TV. Next TV. Please subscribe. And guys, dito na tayo sa bar na Bulgaria shipyard. Kung matatandaan guys, dito ako nag-umpisang mag-vlog dahil sa last na barko ko yung nag-emergency dock repair kami dahil sa stern tube namin, may nangyari sa stern tube. At doon ko unang naisipang mag-vlog. So guys, nandito kami ngayon. By the way, pang-apat ko na to na straight na bumisita sa dry dock guys. Tsambahan tayo once again. So guys, kanina, yun na nakadikit. At yun, nag-meeting tayo sa superintendent at saka yung sa mga shipyard personnel. Actually, introduction lang nila. Pinag-usapan lang doon mga safety and security protocols. Kasama na yung COVID.
So ngayon guys, hindi pa nila masagot kung galing dito sa wet dock na ito, papunta sa dry dock, ay gagamit ba ng main engine. So guys, hindi pa natin pwedeng i-shutdown ang boiler natin dahil kailangan natin ng jacket water, considering na malamig dito guys. At isa pa dyan, yung mga sludge sa tanks natin is nasa 90% na yung level natin. So kailangan natin ng heating. So bukas pa natin malalaman kung gagamit tayo ng makina at kailan yung sludge discharge at saka bilge discharge. So bukas na natin malaman kung kailan tayo mag-shutdown ng boiler para ma-prepare na natin yung boiler. Dahil sa boiler guys, kailangan din namin mag-plug ng ilang tubes doon dahil mayroon tayong mga leaks, kunting leak doon. So guys, malalaman natin mostly ang mga information sa docking natin is bukas na. Dahil doon natin i-tanong lahat sa dock care personnel ang mga plano nila sa docking natin. Binigay lang sila ng rough na estimation na siguro mga 4 to 5 days kami dito sa wet dock. So, ini-expect natin dito sa wet dock ay matatanggap natin yung mga spare stores, BWTS equipment, ICCP system equipment. Ayun, yung mga yun ang matatanggap natin dito. So guys, hindi pa ganun ka ma-action ang part sa dry dock na to itong time na ito, dahil mostly nangyayari ang action, ma-action na bahagi guys is doon na sa talagang dry dock. Ayun din guys, so bukas update namin kayo kung ano yung mapag-usapan namin at ano yung mga activities natin sa second day ng docking activities natin. So yun guys, sana sundan nyo kami dito sa 22 days na dry dock duration sa barko na ito. Guys, see you!